Good day mga kaprotambay, welcome back nga po pala sa ating channel. This is RoboCoins again ng Stock Tambay. In for today's video, masterin natin ang pagbasa ng volume. Pero bago yan, remind ko lang pag natapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay, let's go! Okay mga kaprotambay, masterin natin ang pagbasa ng volume. Ang volume is isa sa pinaka-importanteng pagbasa ng chart mga kaprotambay. Bilang trader, dapat meron kang skills kung paano binabasa ang volume. Sa price mga kaprotambay, ipapakita lang niya yung direction at saka mga price pattern. Pero yung volume, ipapakita niya yung pinaka-interest or pinaka-hidden plan ng mga market makers at ng mga big whales. So, kailangan bilang trader, mga kaprotambay, kasama sa skills mo na marunong kang bumasa ng volume. Okay, mga kaprotambay? So, meron na po ang unang ginawang video about sa volume. Panoorin nyo na lang din po yun, mga kaprotambay, para buo yung pag-aaral natin sa pagbasa ng volume. Okay? So, start tayo mga kaprotambay, no? So, dito sa pagbasa ng volume, meron tinatawag na average volume at saka volume climax. Ano ba yung average volume? Ang average volume, mga kaprotambay, yan yung mga volume na maliliit na kapag nilevel mo is pantay-pantay. Okay, mga kaprotambay? Then, ang volume climax, mga kaprotambay, is yung malaki. Okay? Yung mahaba. Yan yung tinatawag na volume climax. Na kapag nilevel mo, yung mga average volume, mangingibabaw yung mga volume climax at mabilis yang maita. So alam na natin mga protambay, no? Sa volume pala, meron tinatawag na average volume at volume climax. So umpisa natin ang pag-aaral mga protambay. So sa price na uptrend, okay? Pataas ang price. Para masabi natin, mga kaprotambay, na yung uptrend na yan is strong, dapat makakita tayo ng tinatawag na rising volume, no? Ang volume dapat, mga kaprotambay, is pataas din, mga kaprotambay. Habang tumataas yung price, dapat tumataas din ang volume para masabi natin na strong yung uptrend na yan. Then, ganun din, mga kaprotambay, sa downtrend. Kapag sa downtrend, pababa yung price. Habang bumababa yung price, mga kaprotambay, tumataas ang volume, no? Makakita tayo ng mga rising volume. So, pataas ng pataas habang bumababa. Ang ibig sabihin niyan, strong yung downtrend na yan. Pero, mga kaprotambay, kapag example sa uptrend, okay, pataas ang price, pero yung volume, mga kaprotambay, is pababa, no? Ang ibig sabihin, yung trend na yan is hindi strong at pwedeng magbaliktad na yung direction ng price, no? Kasi yung mga market makers or yung mga big whales is hindi na interesado bumili sa price level dyan. Okay mga protambay? Kaya yung makikita natin sa volume is lumiliit na. So wala na yung pinaka-interest ng mga buyers dyan sa price level na yan. Ganon din sa downtrend, mga kaprotambay, no? Sa downtrend, pababa yung price, pero yung volume is pababa, mga kaprotambay, no? Ibig sabihin, dito sa area na to, humina na yung selling pressure. So, wala na ganon nagsisell dyan sa area na yan. Tapos na. Okay? So, alam na natin, mga kaprotambay, para masabi pala natin na strong yung uptrend, dapat uptrend, rising volume. Okay? Pataas. So, ganun din sa downtrend, mga kaprotambay. So, ngayon, mga kaprotambay, arali naman natin yung pinaka-healthy na trend. Paano natin masasabi na yung uptrend is healthy? So, umpisa natin sa swing high, swing low, swing high, swing low, and swing high. So, di ba, napag-aralan natin na yung uptrend is binubuo ng mga swing. Okay? Higher high, higher low, higher high, higher low. Ngayon, mga protambay, kapag babasahin natin yung price plus volume, dyan natin makikita talaga na healthy yung trend kapag every time na nagkakaroon ng pullback. Okay? Yan yung tinatawag na pullback, mga protambay. Ito, yung mga pullback na yan, every time na nagkakaroon ng pullback sa trend, dapat ang volume is lumiliit. Kapag nagkakaroon ng uptrend, mataas. Okay? Tapos pag nagkakaroon ng pullback,
Yung temporary na pag-atras ng presyo, bumabagsak yung volume. Then kapag umaabante na naman yung price, tumataas ang volume. Kapag nagkaaroon ng pullback, bumababa. So ang pinaka-direction ng pinaka-volume is ganito. Okay? Up, kasi pataas. Nung nag-pullback, bumagsak din ang volume. Then nung dumiretso ulit yung price, tumaas ulit ang volume. Then yung nag-pullback, mga kaprotamba, is bumabagsak yung volume. So makakita tayo ng ganyan. Ang ibig sabihin, healthy, no? Ibig sabihin, continue yung pag-uptrend. So uptrend, tataas ang volume. Nung nag-pullback, humina yung volume ng mga red candles, no? Then umabante, nagkaroon ulit ng mga green candles, tumaas yung volume. Then nung nag-pullback, nagkaroon ng mga red candles, lumiit ang volume. Kapag ganyan yung nakikita natin, kaprotambay, strong yang trend na yan, no? So ganun pala, mga protambay, kapag pala nagkakaroon ng mga pullback, para masabi natin na strong yang uptrend na yan, is dapat ang volume, okay? Ang volume ng mga pullback is maliliit lang. Tapos ang volume ng mga diretso sa direction na yon is tumataas, mga protambay, no? Nagka-arising volume. So lalabas ganito ang itsura ng pinaka-wave ng volume, mga protambay, no? Up, pullback, bumagsak. Okay, umakyat, pullback, bumagsak yung volume. So pag nakakita tayo ng ganyan, mga protambay, maiintindihan natin na strong yung trend na yan. Ngayon, so swing high, swing low, okay? Tapos umangat siya ng onte. Matataas ang volume, okay? Then, nung nag-pullback, eto, mga red candle yan, mga protambay, no? Lumiit ang volume. So, magsisell short ka ba? Siyempre, hindi. Kasi, naiintindihan mo na ngayon na pwedeng dumiretso yung trend na yan. Dahil, pinapaita ng volume na merong weak volume dyan sa pullback na yan. At kapag nagkaroon ng mga breakout, okay? Na-break tong pinaka-higher high. Okay, then tumataas yung volume. So, strong at continuous ang trend na yan. So, ganun din yan kabaliktaran sa mga downtrend. Na dapat pala, mga kaprotambay, every time na nagkakaroon ng pullback, mga kaprotambay, ito yung trend, yung volume. Every time na nagkakaroon ng pullback, dapat sa pullback, makakita tayo ng pagbagsak ng volume. Okay? Then, kapag dumiretso yung price sa direction na yon, tataas ulit ang volume. Ganyan, binabasa yan, mga kaprotambay. Bilang trader, mga kaprotambay, kasama sa trabaho mo na i-analyze, okay, kung yung volume na yon is buying volume ba? Paano? Okay? So, lagyan nga natin to sa color green, mga kaprotambay, no? So, check natin tong green. Okay, green candle. Nagyan tayong green candle, and green candle na may small wick. Ang volume, okay, habang tumataas ang price, tumataas din ang volume. So, paano natin babasahin yan, mga protambay? Strong uptrend ba yan? Yes, strong uptrend yan, mga protambay, no? Kasi pataas ang price, then pataas din ang volume. E, paano kung ganito naman? Okay, mapaita ko na example. Candle green, body ng candle green na may mataas na wick. Okay? Then, ganun din ang volume. Okay? Pataas ang volume, rising volume, meron pang volume climax. Paano natin masasabi na strong yan? Okay? So, kasama yan sa trabaho mo kung paano mo i-analyze yan. Ang pag-analyze dyan, kaprotambay, gaya ng mga una kong sinabi sa una kong video, huwag kayong magpapalin lang sa kulay. Kaya lang naman naging green tong candle na to, kasi green tong candle na yan, kaya lang naman naging green tong volume na to, kasi green yung candle na yan. Okay? Dahil nag-close yung candle above sa opening price, kaya green. Pero kung i-analyze natin, mga protambay, no? So nagkaroon siya ng tinatawag na weak, mataas na weak, mga protambay, no? Ang ibig sabihin, merong selling pressure dyan. At etong candle na to, okay, yung volume climax na yan, mga kaprotambay, hindi na purong buying yan, mga kaprotambay. Kaya yan tumaas, yung volume na yan, is galing yan sa mga nag-sell
At kaya nagkaroon ng itsura ng mahabang wick, mga aprotambay, no? Karoon siya ng itsurang mahabang wick dyan. So, ganun ina-analyze yan. Hindi porkit green ang candle, green ang volume is buying volume na. So, ganun din mga aprotambay sa downtrend. So, palitan naman natin to ng pula. So, lagay natin to, drawing tayo. Red candle, red candle, okay? Red candle, ang volume is pataas, mga protambay, no? Ang taas ng volume, okay? So, masasabi ba natin na strong yan? So, masasabi natin na strong yan dahil nagkaaroon ng rising volume. Eh, paano mga protambay ganun din, no? So, nagkaroon ng body na may mataas na wick, mga protambay, mahabang wick, then ang volume is, nagkaroon din pa dito ng volume climax, no? Red ang candle, red ang volume. Masasabi ba natin na selling yon mga protambay? Na strong yung downtrend na yan? Bilang trader, kasama sa trabaho mo na i-analyze na yung red candle na yan at red volume na yan is hindi na yan selling volume. Kasi mga protambay, nagkaroon ng mahabang wick. Okay mga protambay, karoon siya ng mahabang wick dyan. Ibig sabihin, merong buyers na nag-push ng price na yan. At yung volume climax na pinaita, mga protambay, is hindi na purong selling yan. Maaaring dyan na pumasok yung mga market makers, no? So, ang sunod nyan is babaliktad na yung direction ng price. Okay, mga protambay? So, example tayo. Sample tayo mga protambay, palitan ko lang itong kulay, gawin na lang natin itong green. So, nagkaroon ng mga swing high, okay? Swing high, swing low, swing high. Then, sa dulo, mga protambay, okay? Nagkaroon ng, tabingi ah. Nagkaroon ng wick, no? Ganyan. Ang volume nung uptrend, mga protambay, tumataas. Nung nag-pullback, okay, bumababa. Healthy, okay? Then, nung tumaas, tumaas ulit ang volume. At pagdating sa dulo, nagkaroon pa ng volume climax. Paano natin i-analyze yan? Ganun din, no? Ganun pa rin. So, itong area na to, healthy uptrend. Pero, mga protambay, nagpakita ng ganitong klaseng candle na may mataas na wick, na may volume climax, ang potential, mga protambay, is babaliktad na yung trend. Okay, mga protambay? So, isa yan sa pagbasa. Ganun din, mga protambay, sa downtrend. Lagay naman natin to sa pula. Okay, medyo natitwist lang ako. Pagpasensyahan nyo na. Intindihin nyo na lang si RoboCoins. So, ganito, mga protambay, no? Okay, swing low, swing high, swing low. Tapos, nagkaroon dito ng body ng candle na may mahabang wick. Tabingin na naman. Okay, yan. So, ganun din, mga protambay, yung volume. Habang bumabagsak, tumataas, then nung nagkaroon ng pullback, okay, ito, nagkaroon ng pullback, bumagsak yung volume, ibig sabihin healthy, then nung dumiretso, tumaas, then nagkaroon ng volume climax, mga protambay, no? So, paano natin babasahin yan? Gandahan ko nga na onte. Yan, lagyan natin dito ng candle, ganyan. Tapos lagyan natin ng pataas na volume, nung nag-pullback, bumaba, tapos tumaas ulit, hanggang sa nagka-volume climax. So, paano natin i-analyze yan? Itong area ng volume na to is good para dito. Pero ito, mga protambay, sa dulo, nagkaroon ng tinatawag na mahabang wick. Okay? Pero pula rin itong volume na to, yung volume climax. Sabi ko nga, hindi porket kulay pula, yung volume na yan, at kulay pula, itong candle na to, is selling na. Siyempre, i-analyze natin kung bakit nagkaroon ng mahabang wick. Ibig sabihin, merong buying pressure dyan sa area na yan. Maa-aprotambay, no? Ibig sabihin, interested na yung mga whales dyan sa price na yan. So, gaya na ito, maa-aprotambay. Example, so lagyan na lang natin to sa yellow, maa-aprotambay, no? So, ito yung resistance, ito yung support, okay? Every time, okay, na ang price is bumabangga dito sa pinaka-support, nagkaaroon ng volume climax. Okay? Tapos dito, average volume. Okay. Masasabi natin, mga protambay, na itong area ng support na to
is interesado yung mga market makers bumili dyan sa area na yan. Okay? So, nagkakaroon ng support, preparation para sa paparating na markup. Okay, mga protambay? Lalong-lalo na kung yung support and resistance na yan is nasa baba na ng price. Then, ganun din naman kapag ang support and resistance is nasa taas. Okay? Every time na bumabangga, yung price dyan sa resistance na yan, mga protambay, nagkakaroon ng mga volume climax. Ibig sabihin, mga protambay, meron ng selling pressure na nagaganap dyan. At kung itong price na to is galing sa baba, umakyat, no? So lalabas nasa distribution area na to, mga protambay, preparation yan para sa paparating na markdown. Lalo na, protambay, kunwari, ito, resistance and support, dito nagkakaroon ng body, then weak, body, then weak, mga protambay, na may volume climax. Ibig sabihin, tong area na to, mga protambay, interested dyan yung mga whales. Ganun din naman sa taas, mga protambay, no? Okay, lagyan natin ng mga body, then weak, tapos nagkakaroon ng volume climax. Ibig sabihin, ang price hindi na nagagawang umakyat. At dahil dito sa volume climax na yan, so may nagbebenta dyan sa area na yan. So makikita natin ngayon yung galaw ng mga market makers at ng mga whales, mga aprotambay. Okay? So yun, mga aprotambay, hanapan natin siya ng example, mga aprotambay. Popose ko lang. Okay, mga aprotambay, so ito yung pinaka-example natin, no? Kung mapapansin natin, okay, pataas yung price, mga aprotambay, no? Pero walang volume. Kung makikita natin itong tatlong candle na to, 1, 2, 3 green candle, pero pababa yung volume, mga aprotambay, ibig sabihin hindi yan strong. Then sinundan pala itong green candle na to, na merong mahabang wick, mga protambay, na meron din siyang mataas na volume. Pero mahaba ang wick, no? So kung i-analyze natin itong movement na to, strong ba itong trend na to? Hindi yan strong, mga protambay, no? Hindi yan strong. Kasi habang tumataas yung price, walang volume. So bumabagsak. So ano yung mga pwedeng senaryong sumunod? Okay? So ito, bumagsak nga. So hindi rin talaga tuluyang tumaas, mga protambay. Then, ganun din. Habang bumabagsak yung volume, mga protambay, kung mapapansin mo, habang bumabagsak yung pina-price, tumataas naman yung volume, no? Mga protambay. Then, kagaya na ito, nagkaroon siya ng red candle na merong mataas din na volume. Okay, mga protambay? So, possible na dito sa level na to, merong strong buyers. Okay? Kaya nagkaroon siya ng weak. So, ano nangyari, mga protambay, no? So, tumaas. So, yung pinaka-downtrend, natapos na, mga protambay. So, mapapansin ulit natin, tumaas ang price, mga protambay, pero yung volume is bagsak. Masasabi ba natin na itong trend na to, mga protambay, is strong? Masasabi natin hindi, mga protambay, kasi wala siyang follow-up volume. Okay? Kaya yung price, mga protambay, is naglaro-laro na lang. Kagaya nito. Okay. So, meron siyang green candle na merong mataas na wick, then mataas yung volume, mga protambay. Kung i-compare mo sa iba, so lalabas tong volume na to is average volume, mga protambay, no? So mapapansin mo to, mataas ang volume itong candle na to, pero mataas din ang wick. Okay, mga protambay? So ibig sabihin, nahihirapan ang price umakyat. So importante, mga protambay, na alam natin yung pagbasa ng volume na yan. Okay? So lagay natin dito, 1-day time frame, mga protambay. Ito yung pinaka-latest. So, post ko lang muna. Okay, mga protambay, no? Drawingan natin. So, nandito yung pinaka-support, then resistance. Kung mapapansin nyo, okay, volume climax, volume climax, volume climax. Every time na yung price dumarating dito sa pinaka support level natin, nagkakaroon ng mataas na volume. Ang ibig sabihin, ang mga market makers, ang mga big whales is interesado dito sa price level na to. Okay, mga kaprotambay? Then kung sakaling magpapump ang price ng Bitcoin, dapat makakita tayo ng
rising volume. Mga protambay, para masabi natin na yung uptrend na yan is strong. Okay, paano natin masabi na healthy? Kumari, nagkaroon ng ganito. Up, pull back, up. Dapat ang price, mga protambay, ang volume, magkaroon ng rising volume. Then, pag nag-pull back, liliit yung volume sa pullback, mga protambay. Then, pag nag-continue, tataas ulit ang volume. Okay? So, may ganong pattern yung volume, mga protambay. Doon natin masasabi na healthy at masasabi natin na yung pinaka-pullback na yan is hindi tuluyang bababa. Okay? Kasi walang volume. So, mahalaga, mga protambay, na ma-master natin ang pagbasa ng volume. Ang volume, mga protambay, is fit sa lahat ng time frame, mga protambay. Mapa 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, iisa ang sinasabi ng volume. Pero dapat masterin mo yon. Okay? So, ikaw ang mag-a-analyze. Kapag ginagawa mo yan, paulit-ulit, okay, marami kang experience, darating ang time, mga protambay, kahit nasa 1 minute time frame ka pa. Okay? So, kahit nasa 1-minute time frame ka pa, mababasa mo yung pinaka-move, no? Yung pinaka-move, kagaya na ito, mga protambay. So, may kita natin to. Okay. May mga rising volume. Kung dito sa 1, 2, 3, okay? Nag-e-enter ka, 4, 5, kikita ka dyan, mga protambay, no? Nilagyan pa nito. Okay? So, kagaya niyan, mga protambay, merong red candle na may mataas na wick sa 1 minute. Okay? Red candle na mayroong mataas na wick, pero mataas ang volume, ibig sabihin may pressure dyan. So, itong uptrend na to, ang possible dyan, bumaliktad yung price. Okay, mga protambay? So, hanap pa tayo. So, marami yan, no? May kita natin to, agay na ito. Okay? Itong tatlong red candles na to sa 1 minute. Okay, yan. So, may kita mo, meron siyang pababa ang price, rising volume, pero sabi ko nga, okay, may wick. Mga protambay, may wick. Mataas, nagkaroon ng volume climax, may wick. No? So, masasabi ba natin na, kunyari ganito, dediretso pa ba pababa? Isasama mo sa pag-analyze mo yung pinaka-itsura ng candle, may wick. So, lalabas, itong volume na to is hindi purong selling volume yan. Mga protambay, no? Kaya tumaas yung price. So, ganun yan, mga protambay. So, check mo, no? Merong wave yung mga volume. Okay? So, kung mapapansin natin itong trend na to, mga protambay, then babasahin mo yung volume. Every time nagkakaroon ng pullback, bumabagsak, mga protambay, yung pinaka-volume ng mga pullback. Mas mataas ang volume ng mga, okay, kagaya na ito, ng mga pataas. Kagaya na ito, 1, 2. Pataas yung price, mataas yung volume, then nung nagkaroon ng red candle, mga protambay, mababa yung volume. Nakita niyo yung dalawa na yan, naglalaro sa dalawa. Ito. Okay, itong dalawang green na to, 1 and 2, mataas. Okay? Pero nagkaroon ng dalawang red candle, mababa yung volume. Then nasundan ng isang red candle na may mataas na volume na may wick. Okay, mga protambay? So, tumaas yung price. So, ganun yan, mga protambay. Masterin nyo lang ng masterin. So, napaka-importante na itong volume na to kasi dito, hindi matatago ng mga market makers, ng mga big whales, yung pinaka-propaganda nila. Okay? Nire-reveal yan ng volume. Kahit anong good news, kahit anong bad news, mga protambay, ang masusunod, yung chart. Kung ano yung sinasabi ng chart, yun ang masusunod. Okay, mga protambay, so hanggang dito na lang tong video na to. Next time, dudugtungan pa natin yung ganitong pag-aaral sa mas magandang pamamaraan, no? So, nilabas ko lang to kasi para sa mga protambay natin na newbie na talagang nag-aaral, makakatulong tong video na to. So, yun lang, mga protambay. So, para sa mga protambay natin na wala pang mga exchange, sa description po ng video, sign up po kayo doon, mga protambay, no? Makakuha kayo ng mga extra bonus doon. Then, para sa mga protambay natin newbie, gumawa na po ako ng pinaka-playlist. Okay? So, watch nyo lang po yun, mga protambay. Makakatulong yun sa inyo. At dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Okay? This video is brought you by Protambay BIPGC. Para sa mga kaprotambay natin na naghahanap ng team,
na makakasama sa kanilang crypto journey. So join po kayo sa pinaka-page GC ko. So sama-sama tayo doon, isang team tayo. Okay mga protambay, so hanggang dito na lang. This is Robocoins again. Zine out! Masterin nyo lang, kaprotambay, ang pagbasa ng mga volume. Makakatulong sa inyo yan, mga kaprotambay. Okay? Makakatulong sa inyo yan, kagaya nito, mga kaprotambay, no? Volume climax sa 1 minute. Okay? Okay, down. Walang volume. Pagdating dito sa area, tumaas yung volume. No? Ano nangyari, mga kaprotambay? Tumaas yung price. No? Habang tumataas yung candle, tumataas ang volume, pero lagi nyo tatandaan yung wick na yan, kasama yan sa i-analyze nyo. This is Robocoins again. Zine out.